aking isipan ay pagharian mo. Ang aking isipan ay pagharian mo. Yes. Nang sa aking puso ay hindi na maglaho. O tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba? Hallelujah! Ito'y tangan. Yes, oh Father. At mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Amen. 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 We say amen to that song. Nabasa na to? Hindi ko rin mabasa. Hindi ko mabasa. Siguro pakibasa muna, paki-rewrite na mabasahin natin mamaya pagkatapos natin mag-preach. Okay, habang nakatayo tayo, buksan natin sa Romans chapter 12. Bati kong lahat ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ako po ay humingi ng prayer sa inyo tungkol sa schedule ko ng pag-alis ng bansa sa mid-February pagkatapos po ng aking birthday. At ako po ay matagal nang naimbitahan sa Dubai at saka sa Qatar. And Lord willing, this coming February ay matutuloy po yung aking pagbiyahe doon. So pag-pray lang po natin na maging maayos ang lahat ng mga bagay. Romans chapter 12, verse 1 to 2, ang sabi dito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ephesians 4:23, bago tayo magsiupo. Sabi ng kasulatan dito, and be renewed in the spirit of your mind. Amen. Gusto kong mangusap sa gabing ito ng isang mensahe na pinamagatang kong the renewing of your mind. The renewing of your mind. Tayong lahat tayo muko, humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin, kami lumalapit para hilingin ang pangunguna mo sa parteng ito ng aming gawain. Being the Lord most important part of the service, hiling po namin na pamahalaan mo po ang aming atensyon, aming isip, at tulungan mo ang iyong lingkod sa aking pangungusap. Hayaan mong bawat salita ay ma-inspire ng iyong salita, ng iyong espiritu, at mapangunahan ng iyong sariling kaisipan, Panginoon. At nawa, Panginoon, masumpungan ang mga anak mo ang pangailangan nila, ang tugon sa pangailangan nila sa kanilang maririnig ngayong gabi para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Mari tayo magsipo. The renewing of your mind. Kung maalala nyo, nung nakaraang Wednesday, ay nangusap ako ng konti tungkol dito kung paanong ang ating kaisipan ay may dalawang bahagi at
yung isang bahagi ay yung alam nating conscious part natin, yung conscious mind, the first conscience or consciousness. And then yung pangalawa ay yung subconsciousness kung tawagin. At nalaman natin na yung subconsciousness natin ang totoong may malaking kinalaman sa ating inaasal dito sa ibabaw ng lupa. Ang personalidad natin actually ay na-express mula doon sa subconsciousness natin. At yung subconsciousness, yung consciousness natin ay logical, yung po yung parte na nangangatwiran at nagtatantya at nagkukwenta. Pero yung subconsciousness natin ay hindi po logical. Kung ano lang yung itinanim doon, yun ang kanyang i-express. Kaya hindi siya nangangatwiran, hindi siya nagkukwenta, hindi siya nagtatantya. Basta kung ano yung naroon, yun ang kanyang i-express. That's why, kahit pa anong sabihin ng ating conscious mind, amen, kung ang nakamarka doon sa subconsciousness mo ay salungat doon sa sinasabi ng conscious mind mo, ang mananaig pa rin ay kung ano yung sinasabi ng subconscious mind mo. Sana nasusundan niyo ko. And dahil doon, importante na ating ma-reformat yung ating subconscious part of our mind. Okay? Kasi yung subconsciousness na yun ay nabuo sa maraming taon. Nabuo ito, anuman yung nandiyan sa subconscious mind nyo, ay nabuo ng maraming mga factor sa inyong paglaki. Dapat nyong intindihin at alalahanin palagi na tayo bilang tao ay isang complex being. Pag sinabi mong complex, komplikado tayo eh. Diba? Yung ating personalidad ay nabuo sa pamamagitan ng maraming bagay. Unang-una, may kinalaman yung ating mga magulang dun sa ating personalidad. Yung genes na ipinasa nila sa atin, may mga katangian yun na naipasa sa atin at yun ay nai-express natin sa ating buhay. Alright? Sa ating personalidad. And then, maliban dyan, meron tayong mga training na dinaanan sa ating paglaki. At yung mga training na yon ay naimamarka sa ating pag-iisip, sa ating subconsciousness. Naintindihan nyo? At meron tayong mindset na nabuo sa atin dahil sa mga sinabi sa atin ng mga superior natin, ng ating mga magulang, ng ating boss, ng ating teacher. So you see, yung mga yon ay naimbak lahat sa ating subconsciousness. At may kinalaman yon sa kung sino tayo at ano tayo ngayon. Ano ang personalidad natin? Nandiyan din yung sign under which you were born. Diba? Ano ka ba? Capricorn ka ba? Aquarius ka ba? Cancer ka ba? Dahil yan ay may mga katangian na dala sa iyong buhay. At pang-ilang ka ba sa inyong magkakapatid? Panganay ka ba? Ang panganay ay may katangian. Diba? Yung panganay, kadalasan, bossing. Diba? Yung bunso, kadalasan, komedyante. So you see, depende yan. Yung kalagitnaan, kadalasan daw yun yung pinakamaganda at pinakamalambing. So merong mga factor lahat na yan sa kung ano ka ngayon, sa personalidad mo. You see, we are very complex. Komplikado ang ating personalidad. Hindi porkit ikaw ay na-born again na, ay automatic na mababago lahat yan. No, sir. Amen. Ang iyong kaluluwa ay maaring puspos ng Espiritu Santo, maaring nabago na, ikaw ay bagong nilalang na sa iyong kaluluwa, pero yung mga naipon mong mga katangiang yan at yung mga factor na yan ay kailangang isubdue ng iyong kaluluwa na born again para ma-express ng gusto ang buhay ng Diyos sa iyo. Intindihan nyo? Remember now, tatlong bahagi tayo. Amen? Kaluluwa yung pinakamaliit, espiritu yung pangalawang bilog, at katawan yung pinakamalaking bilog. Okay. So, ang Diyos ay nag-express ng kanyang sarili from the inside out.
Dahil yun ang naborn again, yung kaluluwa natin, at nandun nananahan ng Espiritu Santo, doon nananahan ng pananampalataya natin, then kailangang ma-express ito, at para ma-express ito, kailangan ma-subdue niya yung mga nasa espiritu natin at nasa katawan natin. At hindi ito basta-basta na isasagawa. Kaya nga, dito sa binasa nating scripture, Romans chapter 12, gusto kong pansinin ninyo sa verse 1 na ito ay patungkol sa mga kapatid. Kaya mga kapatid ko, I beseech you, brethren, ay mga kapatid. Sino kausap ni Pablo dito? Mga Romano na mga believers. Mga Romano na nakatanggap ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid na sila. Naintindihan niyo ba? At pero sa kabila ng pagiging born again nila, pagiging believers nila, pagiging Christian nila, ang sabi ni Pablo, kailangan niyong ipresenta ang inyong katawan. Yung katawan dito, yung mga katawan bodies, ay hindi lang itong katawan na tinutukoy. Ang katawan na tinutukoy dito is the entirety of yourself. Pag sinabing ialay mo ang buong katawan mo, hindi lang itong katawan na ito ang inaalay. Ema? Yung katawan na ito, kasama ang espiritu at kaluluwa. Ang kabuuan mo, ang katawan mo nang naglalaman. Yun ang sinasabi ni Pablo, ng espiritu mo at saka ng iyong kaluluwa. So, mga Kristiyano ang kausap at ang sabi, kailangang ito ay mabago, matransform. Diba? Sabi niya, be ye transformed, so verse 2, by the renewing of your mind. Sabihin, born again na ito, mga Romans na ito, Christians na ito, mga ito, may Espiritu Santo na sa kanilang kaluluwa, nabago na ang kanilang kaluluwa, na-redeem na ang kanilang kaluluwa. Nasusundan niyo ba ako? Pero ang sabi ni Pablo, kailangan pa rin kayong mabago. Kailangan pa rin kayong matransform. Kailangan kayong hindi sumang-ayon sa sanglibutan at kayo'y mabago sa pamamagitan ng renewing of your mind. So, hindi yung mga unbelievers ang kinakausap ni Pablo dito na kailangan tigilan yung pag-iisip sa paglalasing, pagsusugal, pambababae, at lahat ng mga kasamaang yan, mga kasalanan yan sa sanglibutan. Hindi po mga makasalanan ang kausap ni Pablo dito, kundi mga believers na. So, ngayon maintindihan nyo na baka mat-born again ka, merong kailangang mabago sa iyong pag-iisip. Kailangan magkaroon ng renewing of the mind. Yun yung sinasabi natin, kailangan ma-reset yung ating, amen, hard drive. At ang daming files na nabuntun dyan. At ang daming virus na yan. Amen. Kung meron, kayo, kung meron nga tayong reset button, pinakamadali yun eh. Bing! Reset. At malilinis na lahat. You know? Balik tayo sa original system. Pero walang ganun sa ating katawan. Walang reset button. Kailangan ng continuous renewing of the mind. Kaya napansin nyo, by the renewing, hindi ito isang bagay, isang magdamagang karanasan. Amen? Napagkatapos nung gabing yun, suddenly, you are reformatted. No, it's a continuous renewing. Tuloy-tuloy na pagbabago, paglilinis ng isip, pag-reformat, renewing of the mind. Pakita ko sa inyo yan. Mamaya, kaya sabi sa Ephesians 4.23, di ba? Be renewed in the spirit of your mind. Okay. Dito sa spiritual adoption, mabasa ko ng maraming quotes para supportan yung aking sinasabi. Kaya medyo magtiis kayo. Hindi ko man matapos ngayon, tuloy na lang natin susunod. Sabi dito, spiritual adoption now, sabi niya, in order to stay with God, stay gentle. Para daw kayo manatiling kasama ng Diyos, kailangan kayo ay manatiling gentle. Right? Ang sabi dito, in order to stay with God, stay with love. God is love. Stay meek. Don't never be self-sufficient. Huwag kayong mag-isip na hindi nyo kailangan ang sinuman, na kaya nyong,
alagaan ang inyong sarili, sa inyong sariling lakas. That's self-sufficiency. Wala kayong kailangan, wala kayong sinumang kailangan. Kasi ano ba dito, mayroong ganong pag-iisip? Hindi ko kailangan yung mga yan kasi hoda sila. Self-sufficiency, sabi, kung gusto nyo manatiling kasama ng Diyos, in other words, nasa presensya ng Diyos, huwag na huwag kayong mag-iisip ng ganyan. Kailangan natin ng isa't isa. Unang-una, kailangan natin ng Diyos at kailangan natin ng isa't isa. Don't ever, never be self-sufficient. Always rely upon Him. Never use your mind. Never use your own mind. Sabi niya, take His thoughts. Narito ngayon. Let His thoughts be your thoughts and take them into your carnal mind and repeat them over and over. Yan ibig sabihin ni Brother Branham. So you see, meron siyang binibigyan tayo ng advice sa iba. Marahil ang dating nito, it's a psychological advice. Parang nag-aaral tayo ng psychology ngayong gabi. Pero hindi ba kayo natutuwa ng propeta na touch niya lahat ng aspeto ng buhay? Propeta natin, amen, mensahero na isinugo sa huling panahon, walang pinag-aralan, seventh grader, pero tignan mo ang lawak ng kanyang knowledge. Amen? It's a deposit from God. Actually, hindi yun si Brother Branham, but God equipped him para kanino? Sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Ang mensaheng ito ay nagtataglay ng lahat ng sagot, amen, sa pananakit ng kaaway, sa pag-atake ng kaaway sa atin. We have the answer in the message of the hour. Psychologically, mentally, emotionally, can you say amen? Physically, lahat ng yan. Hallelujah. May tugon ang salita ng Diyos. Amen. Sa mensahe sa huling panahon. So sabi niya, ang kailangan mong gawin, don't never use your own mind. But take His thoughts. Kunin mo raw mga kaisipan ng Diyos and then let His thoughts be your thoughts and take them. Yung mga kaisipan na yun, ay dalin mo raw saan? Ipasok mo sa iyong carnal mind. Bakit hindi niya sinabing take them into your soul? Because your soul actually, amen, don't need that to be changed anymore. Bakit? Kasi kung born again ka na, nabago na yung kaluluwa mo eh. Hindi na kailangan makatanggap ito ng bagong mga kaisipan ng Diyos because it's already a part of God. Hindi na mababago ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggap ulit ng mga kaisipan ng Diyos. Amen. Ang kailangan tumanggap ng kaisipan ng Diyos ay ang ating carnal mind. Sana nasusundan niyo ko. Yung makatao nating pag-iisip. Kunin daw natin mga kaisipan ng Diyos at ipasok natin sa ating carnal mind and repeat them over and over again and say, ang sabi dito, O God, take all my doubt away and let my thoughts be your thoughts. And you sick people, do that as we're speaking. Sabi niya, just take away, cast away the thought of sickness. Alright? May karamdaman man kayo? We don't deny that. Kung may karamdaman kayo, kagaya ng sabi ko, hindi tayo panatiko na kahit na meron kayong nararamdaman at nagpapatunay na meron kayong sakit, na itatanggi natin yun. We recognize that, but nevertheless. Naintindihan niyo yung message natin noong nakaraan? Alright? Hindi natin tinatanggihan dahil sabi ni Brother Branham dito, he recognized the people that are sick to be sick. Kaya sabi, kayong mga may sakit. So hindi niya tinanggi na sila'y may sakit. Pero binigyan sila ni Brother Branham ng instruction kung paano sila gagaling. Ang sabi niya, tigilan niyo na yung pag-iisip niyo na kayo ay may sakit. Alisin niyo na yung pag-iisip niyo dun sa sakit niyo. Oo, may sakit kayo, pero huwag niyo panatiliin yung isip niyo dun sa sakit niyo. So you sick people, do that as we're speaking, just take away, cast away the thought of sickness. Take God's healing thought. Let them become your thoughts. Think upon these things. The Bible says, if there be any praise, if there be any virtue. So you see, ito ay pagtitraining sa ating pag-iisip. Alright? Very scriptural yan. Sa Philippians 4:8, yun yung sinasabi ni Barabana. Finally, brethren, di ba, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, everything's of a good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Alright? So tayo pinapayuhan na ano, yun daw ang
ating pag-isipan yung mga bagay na tulad nung aking binanggit dito sa Philippians 4:8. Bakit? Kasi malaki ang kinalaman doon sa magiging kalagayan mo physically and spiritually. Kung may karamdaman ka, malaki ang kinalaman noong kaisipan mo, amen, na pinananatilihan, yung isip, yung thoughts na kung saan pinapanatili mo ang isip mo ay may malaking kinalaman sa ikagagaling mo. Alright, so God is training us, amen, through the prophet, kung paano natin ma-overcome yung mga kaisipan nating mali na nasa subconscious mind natin simula pa nung tayo ay maliliit. Alam nyo ba, mga psychologists, ang tawag nila dito sa prinsipyong ito ay repetition. Repetition. Kukuha sila ng isang prinsipyo at uulit-ulitin nila yon. Sasabihin nila, uulit-ulitin nila para ano? Para ito ay magmarka sa isip ng tao. Yan ang ginagamit nila sa mga commercial. Kaya inuulit-ulit ang commercial kasi meron silang kaisipan na ipinapasok sa inyong kukote. Amen. At bago nyo pa malaman kung ano yung sinasabi na paulit-ulit, ay sinusunod nyo na. Napapasunod ang inyong katawan nung kaisipan na tawag dito, nagahari sa inyong utak. Diba? Praise the Lord. More fun in the Philippines. More fun in the Philippines. More fun in the Philippines. Kahit na ang daming, you know, ang daming holdapan at daming barilan, shootout at lahat. Sabi nila shootout, pero masakir pala. You know, so on and so forth. Nakakatakot kung tutusin natin. Pero bakit madami pa rin nagpupunta mga turista? Kasi nauulit-ulit, amen, sa kanila yung motto ng ating Ministry of Tourism, amen. It's more fun in the Philippines. At somehow ay natatabunan yung katotohanan, amen, noong motto na masaya dito sa kabila ng lahat ng nangyayari. You see? So ginagamit nila yun, paulit-ulit. So hindi masamang i-apply yung prinsipyo na yun, amen, sa ating karamdaman. Paulit-ulit sabihin mo, by His stripes, I'm already healed. Amen. God has sent His word. Kaya may mensahe, sinugo niya yun, He healed my disease by His word. God sent His word, the Son, because He is the Word made flesh. At nung mabayubay siya sa krus, at nung siya'y lataya, nung siya'y sugatan, by His stripes I'm healed. He sent His Son already, past tense, and I'm already healed. Over and over and over. Kesa mag-dwell ka dun sa, ang sakit nito, at tuwing umaga, ganito ang nararamdaman ko. Tuwing ganitong oras, ganito naman ang nararamdaman ko. Pag ganitong oras, ganito naman ang nararamdaman ko. At ito'y kinukwento mo kung kani-kanino. Amen. Imbis dyan mag-dwell ang isipan mo, yun ang sinasabi ni Brother Benham, you forget about those thoughts. At kunin mo ang kaisipan ng Diyos at ipalit mo doon sa kaisipan ngayon. Alala nyo, binasa ko yung article na nagpapatunay na yung pag-uulit-ulit nung nararamdaman nating sakit ay lalo lang nagpapasakit sa mga kirot na ating nararanasan. Yung kirot ay lalong kumikirot habang inuulit mo. Amen. Kaya yung doktor, pag tanong ng tanong, ano bang kumikirot? Ito po, dok, kumikirot. Grabe po yung kirot niya. Hindi mo alam, habang inuulit-ulit mo yung kakatanong ng doktor, lalong parang nagiging masakit. Dahil nauulit-ulit sa iyong kaisipan. Amen. So kailangan natin kunin ang kaisipan ng Diyos. Tabunan natin, amen, ang mga negatibong kaisipan. Hallelujah. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan pa rin ng tenga. Ang salita ng Diyos ay hindi direktang pumapasok sa ating kaluluwa. When you listen to the preaching of the word, kagaya ng ginagawa nyo ngayon, anong nangyayari? Pinaprocess pa rin yan ng tenga nyo, pinaprocess ng isipan nyo, pinaprocess ng subconsciousness nyo. Diba? At iniisip ko tuloy, ilan na lang, gaano na lang karami ng salita ng Diyos ang natitira bago dumating sa kaluluwa. Bakit? Kasi yung ating pangangatwiran, binabawasan na yung katotohanan na naririnig. Yung tenga natin, pagka medyo bingi tayo, nababawasan na.
Di ba? So nangangaral ako, it's the word of God, maybe it's the pure word of God. Mag-quote ako ng scripture from the Bible, it's the pure word of God. Pero pag gumana sa tenga mo, pag bingi ka, nababawasan ha. Pagkatapos dadaan pa sa kukote mo, sa pangangatwiran mo, at papasok pa sa subconsciousness mo, eh, magbabawas, magdadagdag, magbibigay ng interpretasyon yung ating sariling subconsciousness. And then, bago dumating sa kaluluwa, ano na kaya yung nakuha natin? Ano na yung natira? No wonder. Eh may pagkauhaw sa atin. May pagkauhaw sa atin. Sa kabila ng magandang naririnig natin, pero may pagkauhaw sa atin. Amen. Isa sa mga araw na ito, marinig natin ng malinaw na malinaw ang tinig ni Lord. Alam nyo kung kailan mangyayari yan? Pagka pinalitan na ang ating katawan at ang isip natin ay pinalitan na ng ating Panginoon ng lubusan through that transformation. Sa pamamagitan ng body change, can you say amen? Then God can, amen, speak to you from His thoughts to your soul, direct. No wonder, sabi, bago pa silang magtanong, sasagot na ako. Bakit di nadadaan sa tenga, hindi nadadaan sa consciousness, di nadadaan sa subconsciousness, can you say amen? Kundi from thoughts to soul. Pero habang nandito tayo, may pakikipagbaka. Ang kailangan na nating matutunan kung paano supilin ang ating pag-iisip at kung paano ito babaguhin. Kung ito'y kailangan ng pagbabago, kung ang sama ng itsura ng kaisipan natin dahil sa mga dinaanan nating mga karanasan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ay may sapat na kapangyarihan para baguhin ang ating pag-iisip. Hallelujah. Tingnan niyo sa message na why sa Beeman, Texas. Sabi niya, I accept Thee as my Savior, my only salvation. I need Your strength for my health. This should be our testimony. I need Thee as my Savior, my only salvation. I need Your strength for my health. I cannot go forward without You. This is not a negative testimony. This is a testimony of dependency. Pagtitiwala. Pagsalig sa Diyos. Amen? Wala tayong inaasahan sa ating sarili, kundi umaasa tayo ng lubusan sa ating Panginoon. I now accept You as my healer. I renounce the devil and all of his works. From this time henceforth, I will think positive. Amen. Pwede ba natin gawing, amen, project natin ito ngayon? Magmula ngayon, from this time forth, I will think positive. I will believe every promise. The scriptures that says, by His stripes I was healed, I now accept it. I believe it. It is mine. I thank You, Lord. I will continue testifying of my healing until I am perfectly well. So you see, si Brother Benham, tinuturuan niya ang mga believers kung anong dapat sabihin at isipin. At yun ang ginagawa ko ngayon bilang pastor sa inyong mga taga rito sa Pasig ngayon, mga believers, Elect Bride Assembly, tinuturuan ko kayong i-handle ang inyong kaisipan. Kung anong mga dapat nyo sabihin para kayo'y magtagumpay. Imbis na sinasabi nyo yung madalas yung sinasabing mga negatibong bagay, kinagawian nyo sabihin, naging bulaklak ng inyong bibig, palitan nyo yun ng mga positibong pangako ng Diyos. At ang sabi niya, panatiliin nyo, magpatuloy kayo sa pagpapatotoo ng inyong kagalingan hanggang sa kayo ay lubos na gumaling. So nire-recognize si Barry Branham na may sakit pa rin kayo. Kung may sakit kayo, may sakit pa rin kayo. Pero nag-umpisa na kayo magpatotoo na kayo'y pinagaling ni Lord. Ang sabi niya, ituloy nyo lang yan. Ituloy nyo lang yan. Oo, meron pa kayong sakit. Totoo yan. Pero yung salita ng Diyos na inyong inuulit-ulit, sinasabi, pinag-iisipan. Amen. Ang sa wakas ay magbibigay ng lubos na tagumpay sa inyong karamdaman. And you become fully healed. Amen. Kung ikaw ay nasa wheelchair, amen, bumili ka na ng bagong sapatos. At sabihin mo, by His stripes, pinagaling niya na ako. Oo, hindi pa ako makatayo ngayon, pero patuloy ako magpapatotoo na ang aking tuhod ay unti-unting pinalalakas ni Lord at hindi magtatagal, isusuot ko yung sapatos ko. At
ipamimigay ko na yung wheelchair o ibibenta ko na yung wheelchair na ito. Keep testifying that. Kung nasa isip mo kasi, ay, nako, dito na siguro ako mamamatay sa wheelchair na ito. Habang nagtatagal at nakaupo ako, lalo akong nanghihina at lalo akong nawawala ng pag-asa at lahat. No, mag-isip kayong bumili na ng sapatos na inyong isusuot. Amen. Blessed be the name of the Lord. Sabi niya, now, hold still. Keep your hands on one another now. Sa message na absolute, sabi niya, we must stop now looking at the negative side and go to looking at the positive side. Madali lang tandaan yun, ano? Tigil na natin yung pagtingin doon sa negative side at tignan natin yung positive side. Why Christ speak? Ang sabi niya dito, knowing that we, by the grace of God, possess that within our bosom, knowing that we, by the grace of God, possess that within our bosom with the consecration to Him this morning, that our lives shall change from this day on, that we'll be more positive in our thinking. We will try to live in such sweetness and humility that believing that what we ask God, God will give it to each other. And we will not speak evil against each other. Kaya marami sa atin ang hindi gumagaling kasi pagaling na sana, kaya lang nagsalita ng masama laban sa kapatid. Because that's being negative. Hindi ka pwedeng maging positive na ikaw ay nagchichismis laban sa iyong kapatid. Nakita niyo ba yung sinasabi ni Brother Benham? Diba? We'll be more positive in our thinking. We will try to live in such sweetness and humility that believing that we will that what we ask God, God will give it to each will give it to each other, and we will not speak evil against each other or no man. We shall pray for our enemies and love them, do good to them that do bad to us, and God is the judge of who is right and wrong. Kung meron isang bagay na gusto kang patunayan, may suspecha ka, itong ginagawa ng taong ito. Masama yung ginagawa ng taong ito. Kung yan ay suspecha pa lang at wala kang paraan para patunayan ngayon, mas mabuting maging positibo ka, ipanalangin mo pa rin yung taong yon. Imbis ipagsabi mo ang kanyang mga ginagawa, kung kanino man, amen, itaas mo kay Lord at ang kinimong pangako niya para doon sa kasong yun. And keep thinking about it, keep praising and thanking God, hallelujah. Dahil ang Diyos naman ang nakakaalam kung anong tama at mali. Amen, kung hindi mo malaman kung anong tama at mali, kung anong totoo, bakit mo pupersay ng iyong isip? Dahil kapag tama na ang panahon, hinug na ang panahon, para malaman kung anong totoo, ilalantad ni Lord. Meanwhile, bakit ka ma-stress out? Sa pag-iisip na baka ito, baka ganyan, puro ka baka. Bakit di mo ipayapang isip mo at sabihin mo, God is in control. Basta ang alam ko, in-instructionan ako ng Biblia na maging positibo, mananalangin ako para doon sa taong yun na gumagawa ng masama sa akin. Gagawin ko na mabuti yung gumagawa ng masama sa akin. Yung ba ang sabi ng scripture? That's being positive. Amen? Pagka nasanay kayo ng ganyan, magiging ganyan ang takbo ng isip nyo at napakasarap na buhay ng ganyan. Stress-free. Praise the Lord. Patutunayan ko sa inyo ngayong gabi bago tayo magtapos na lahat tayo may sometimes man o wala, may tama man sa isip o wala, ay nagsasalita sa ating sarili. Alam niyo ba yon? Bawat isa sa inyo, kahit na wala kayong tililing, ay kinakausap niyo ang inyong sarili. Amen?
kausapin nyo man ng malakas o hindi, basta kinakausap nyo yung sarili. Dahil, papatunayan ko sa inyo, kumuha ko ng materials, amen, na magpapatunay nito. Okay? Please, yung ating PowerPoint presentation. Ang tawag dito ay self-talk. Yan ang tawag ng mga psychiatrists at psychologists dyan. Meron tayong tinatawag na self-talk or inner dialogue. Bawat isa sa atin, may tililing o wala. Pinagtatawanan niyo yung mga taong kinakausap yung sarili nila, hindi niyo alam kayo, ganun din. Hindi niyo lang namamalayan. Pero meron naman nakapagsabi sa inyo, kanina parang may kinakausap ka. Wala ka naman tililing. Bakit? Kasi ang totoo, bawat isa sa atin ay merong inner dialogue na nararanasan araw-araw. At ang tawag dyan ay self-talk, pakikipag-usap sa sarili. At yung pakikipag-usap mo sa sarili mo ay nag-express ng iyong personality. Dahil kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, yun ikaw. Tingnan natin. Positive thinking. Ito ang sabi ng positive thinking. Reduce stress. Pag positive thinker ka, it reduces stress by eliminating negative self-talk. Most people don't realize it, but as we go about our daily lives, we are constantly thinking about and interpreting the situations we find ourselves in. Araw-araw, sa paggalaw mo, ay iyong pinag-iisipan at iyong ini-interpret, binibigyan ng kahulugan, yung mga sirkumstansya at sitwasyon na pinapasukan mo. Di ba? Sino ba sa inyo dito ang hindi nag-iisip habang kayo ay sumasakay sa jeep? Lahat tayo nag-iisip. At pagka na-stuck tayo sa traffic, ina-assess natin, meron tayong pag-iisip. Gumagana ang isip natin, in-interpret natin, bakit kaya? Bakit? Kasi naman itong gobyerno natin ang korap-korap You know, takbo isip natin, lahat na ng klase ng pangatwiran, di ba? Kasi naman yung mga sasakyan, 1935 pa, tumatakbo pa sa daan natin You see, all of that, you're speaking to yourself unconsciously. Di ba? Kasi naman bakit hindi pagigibain yung mga bahay sa magkabilang tabi? Di ba? Bakit naman kasi? So on and so forth. So meron tayong ginagawang pag-iisip, pagtatantya at pag-iinterpret sa mga sirkumstansya. It's as though we have an internal voice inside our head that determines how we perceive every situation. Merong panloob na tinig na nasa ulo natin na nagdi-determine kung paano natin inuunawa ang mga bagay-bagay. Tuloy natin. Psychologists call this inner voice self-talk. Yun pala yun. Doon galing yung salitang self-talk. Yung panloob na tinig na yun na nag-a-assess ng mga nangyayari ay self-talk. And it includes our conscious thoughts as well as our unconscious assumptions or beliefs. From our early childhood, we begin to develop self-talk or inner dialogue which influences our behavior and our responses to the behavior of others. It affects our beliefs about ourselves and consequently our capabilities. So meron daw tayo sa ating paglaki na tinatawag na self-talk at ito ay binubuo ng mga kaisipan natin consciously and unconsciously mula pa sa pagkabata natin. Amen? At ito'y nakaka-impluensya sa ating pag-uugali at sa pag-respond natin sa mga behavior ng tao o ng iba sa atin. Amen? At ito'y nakaka-apekto sa ating mga paniniwala, sa ating sarili, sa tingin sa ating sarili, at dahil doon, naapektuhan yung ating, sabihin natin, yung ating efficiency. Amen? Yung ating dapat na maisagawa, naapektuhan ng mga kaisipan na yun, yung inner voice na yun, na marahil negatively nakaka-influence si imbis na makapag-output ka ng ganito kalaki, pero dahil doon sa kaisipan na yun, amen, ganyan lang yung na-output mo maghapon. Alright? Tuloy natin. It should not therefore be surprising that some self-talk can induce a stress response, while more constructive self-talk can help to overcome it. Alright? So merong constructive na self-talk, merong positive self-talk, merong negative self-talk. At ang sabi, pagka negative ang iyong self-talk, ibig sabihin nun, amen,
palagi na lamang, marahil ganito para maintindihan nyo, palagi na lamang mababa ang tingin mo sa sarili mo. Talagang mahinang klase akong tao. Talagang lahi kami ng mga bobo. Diba? Mga mahina ang loob, mga duwag kami, palagi kaming natatakot. You see? Pag palaging ganyan ang iniisip mo at yan ang itinanim ng magulang mo o ng sino man na naka-influensya sa iyo sa iyong isip, amen, yan ay makaka-apekto sa iyong pagharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Diba? May maliit na hamon o malaking hamon, ikaw ay naduduwag, ikaw ay umuurong yung kagad, sinasabi, hindi ko kaya ito. Bakit? Kasi yun yung self-talk mo eh. Yun yung sinasabi ng inner voice mo sa iyong sarili, hindi mo yang kaya. Kailan ka pa nakakaya ng anumang bagay? Kailan ka pa nakatapos ng iyong sinimulan? Hanggang simula ka lang. Ningas kugun ka, puro ka porma, wala din mangyayari dyan. At pagka pinakinggan yun, hindi nyo kayang supilin yun, yun nga ang mangyayari, puro kayong simula, wala kayong matatapos. Pero kung magagawa niyong supilin yan sa pamagitan ng salita ng Diyos, then, amen, mababago yung self-talk nyo, can you say amen, into positive self-talk. Amen, I can do all things through Christ who strengthens me. Oo, maaring ang lahi namin ay ganyan talaga, mamahina ang loob, pero meron akong mas mataas na uri ng lahi. Ang aking spiritual na lahi ay lahi ni Kristo. At wala ang urong sa diksyonaryo ng aming lahi. Wala ang, amen, suko sa diksyonaryo ng aking tatay na si Jesus. Walang pagkatalo sa diksyonaryo ng aking tatay. Amen, I can do all things through Christ that strengthens me. Hallelujah. Alright, about self-talks ba? Sabi, self-talk or inner dialogue refers to the internal conversations we have. Kita nyo, meron tayong internal conversation na ginagawa sa ating sarili. This may be very neutral. For example, remember to get milk on the way home. Diba? Walang problema doon, nautusan kayo. Diba? Galing sa eskwela, bagamat hindi yung pagbili ng gatas ang iyong pangunahing tungkulin, tungkulin mo yung mag-aral, gumawa ng assignment, mag-submit ng project dun sa eskwela, pero ikaw ay sinabihan bago ka umalis, o kaya'y marahil yun ay naging routine mo na pagdating ng ikalawang linggo, ikaw ang bibili ng gatas para sa bahay. Kaya, hindi mo sinasabi out loud, pero may inner voice na nagpapaalala sa'yo, kailangan mong bumili ng gatas sa daan bago ka umuwi ngayon, dahil akinsi ngayon. Ikaw ang inaasahang bumili ng gatas. So it's very neutral. Hindi ito, tawag dito, hindi ito nakakasama sa iyong kalusugan. Hindi nakakasama sa takbo ng pag-iisip mo. Bakit? Bibili ka lang naman ng gatas eh. Walang masama doon. Diba? Or it can quite, sabi dito, or can be quite judgmental. Okay? Minsan daw neutral yung ating self-talk. Minsan judgmental. Pasensya na kayo. Ito kasi example. Sabi, you idiot. You'll never be able to give a presentation without making a fool of yourself. Ito yung mga negatibong self-talk. Mapanghusga sa iyong sarili. Doon sa subconsciousness mo ay nakatatak na, na sa tuwing gagawa ka ng presentation, papalpak ka. Ipapahiyain mo ang iyong sarili. Diba? Mag-aastang hangal ka. Kaya, pagka ikaw ay nagpipresent, kung yun palaging sumisingit sa iyo ng laman ng subconsciousness mo, kahit gano'n ka pa kapreparado, kahit ang ganda ng materialis mo, pero dahil sa paniniwala mo dun sa subconsciousness mo, yun yung nakatatak sa'yo, somehow, amen, meron sa presentation mo isang portion na kung saan papalpak ka at mapapahiya ka. Bakit? Dinidictate ng subconsciousness mo kung anong mangyayari sa'yo. Praise the Lord. Tuloy natin. Because our self-talk has been with us a long time, we may be barely aware of it, but aware or not, it can have a huge impact on our behavior. Much of our self-talk comes from the parents or other significant authority figures from our childhood. Yun pala yun. Yung self-talk natin, yun yung ating subconscious mind,
yun yung personalidad na nabuo sa ating pagkatao, sa ating paglaki. At ang sabi, marami, malaking laman ng self-talk natin ay galing sa ating mga magulang. Pag palagi na lang sabi ng magulang mo, talagang ganyan ka eh, warde-warde ka talaga magtrabaho. Diba? Pag humawak ka ng isang bagay, masisira sigurado. Wala kang magagawang mabuti. Wala ka nang ginawang mabuti, anak. Isip nyo ba yung mga magulang? Yaan ay tumatatak sa isip ng inyong mga anak. At kung yan at yan na lang ang naririnig sa bahay, imbis na papuri, imbis na sabihin, anak, kahit na nagkamali, anak, totoo ako dahil sinikap mong gawin, di ba? Kung nagkamali ka man, pero meron kang ano, meron kang 10 sa akin para dun sa pagsusumikap. Di ba? I give you 10, amen, for the zeal. Di ba? Ang importante, sinubukan mo anak, at yan ang gusto ko sa'yo, malakas ang yung fighting spirit. Imbis na sabihin mo, okay, tamo, pumalpak ka na naman. Sabi ko na nga ba, ganyan na naman ang resulta ng trabaho mong yan, eh, nakabasag ka na naman. Ganyan ka na lang palagi, hanggang sa paglaki mo, ganyan ka, naku, kawawa magiging boss mo. Kawawa yung kumpanyang papasukan mo, naku, kawawa eh. Hindi nyo namamalayan, yan ay nauukit sa personalidad ng inyong mga anak. At paglaki niya, amen, marami sa ipapakita niyang behavior ay galing sa mga sinabi niyo, mga magulang. Praise the Lord. See, maaring born again na yung anak mo, pero sa sobrang negatibong, maraming negatibong pangungusap na narinig sa iyo, ngayon kailangan niyang makipagbaka doon, baga matpuspus na siya ng Espiritu Santo. Naintindihan niyo ako? Easy? So, sino ba dito ang nag-angkin na sila puspos ng Espiritu Santo, born again, baptized ng Holy Spirit? Right? Lahat tayo, palagay ko, gusto natin angkinin yan. Amen? Pero naisip niyo ba yan, bakit dumarating yung panahon na parang ang pakiramdam natin, mga wala tayong kwentang tao? Yun yung self-talk. Bakit? Kasi yung mga naipon na mga negatibong kaisipan at mindset sa atin ay nagsasalita sa atin, kinakausap natin ang ating sarili, kaya bumibisita yung the blues, kung tawagin. Diba? Bigla na lamang walang kadahilan, nalulungkot tayo. Bakit? Kasi marami tayong naalalang mga masasakit na karanasan, mga sinabi ng magulang sa atin, nakasakit ng damdamin natin, umukit na yun sa ating subconsciousness, at may mga pagkakataon na yun ay nagiging malakas yung tinig nun, kaya na-overcome tayo ng feeling, at kahit na puspos tayo ng Espiritu Santo, dapat sana ay puspos tayo ng kalulatian at ng kagalakan, pero sometimes yung self-talk natin ang nagpapalungkot sa atin at nagbibigay ng ganung pakiramdam na parang wala tayong kwentang tao. Parang hindi tayo bright ang pakiramdam natin. Kaya nga hindi tayo nakabase dun sa pakiramdam eh. O kaya sa emotion natin eh. Kaya nga stable tayo dahil ang basihan natin ay ang salita ng Diyos na nasa ating kaluluwa, nasa ating puso. Ang salita ng Diyos na narito sa Biblia na hindi mababago. Kahit ano pang sabihin ng self-talk mo na kontra dito, amen, you go with this. Tuloy natin pagbasa. Oops, hindi pa tapos yun. Please. Aware or not aware, it can have a huge impact on our behavior. Much of our self-talk comes from parents or other significant authority figures from our childhood. It may also come from other influential figures as we have developed. Teachers, for example. Diba? Yung mga nagkaroon ng influence sa atin, dyan ang galing yung ating personality, yung ating self-talk na nangungusap sa atin every now and then. Amen. Prolonged exposure to a dominant person. Tagal mong nakasama yung dominanteng taong yun. At dahil siya may influence sa iyo, namarkahan ka niya nung kanyang mga pamamaraan at nung pagtrato sa iyo. A manager or work colleague or a partner may again contribute to our self-talk. Amen. Kung kayo ay magulang, ingatan yung pagbili sa inyong mga anak ng pinakamamahal, pinakamagaganda.
Yung signature, hindi ko binibigyan, binibiligan ng aking anak ng hindi signature. Natatatak yan sa isip ng inyong anak. Amen? Kung bibili kayo ng bagay, ng mga gamit ng anak niyo, huwag niyo sabihin, ha? Yung dun sa mga kapatiran, sa anak ni sister, anak, ganito lang. Pero sa anak, ibibigay ko yung mas malataas na klase. Alam niyo kung ano yung ginagawa niyo? Dinidevelop niyo yung isip ng inyong anak para maging mayabang. Para magkaroon ng superior na pakiramdam kesa sa iba. At pagtandaan yan, mangungusap yan, pabalik sa kanya, ipapaalala, mas magaling ka kesa dyan sa katabi mo. Mas magaling ka, mas maganda ang damit mo, mas mamahalin yung damit mo, kaya tignan mo ng mababa yung katabi mo. Mura lang yan, sa ukay-ukay lang yan nakuha. Naintindihan nyo? Amen? Self-talk. Kaya maging sensitibo tayo sa mga salitang binibigkas natin. Hindi nyo alam kung ano magiging impluensya niyan sa mga musmus na isip ng mga anak natin dito sa church. Yung mga teachers na nagtuturo, mag-ingat kayo kung paano nyo sinasaway ang mga bata. Make sure na madidevelop yung kanilang karakter at magiging positibo sila kaysa maging negatibo. Tuloy natin pagbasa. Or sometimes, it may be that a statement made in a situation where we were highly susceptible due to deep concentration or high levels of emotion becomes lodged in our subconscious and becomes part of our inner dialogue. Isang salita, isang pangungusap na binigkas sa panahon ng kalungkutan, malalim ng kalungkutan, sa panahon ng kapigatian, pagkatapos nakarinig ka pa ng ganitong salita, yun ay ano? Bumabaon dun sa iyong subconscious at hindi na yung maalis. Isang karanasan, labis na takot, labis na saya. You say amen? Yung mga panahong katulad nun, susceptible tayo sa salitang maaring maimarka sa ating kaisipan na magde-develop ng ating karakter at hindi na maalis sa ating pagkatao kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung mga example ni Brother Benham. For example, yung mga bata, yung mga tao na meron silang problema, natatakot sila, hindi alam kung bakit. Kala nila meron silang ganitong sakit, ganyang sakit, ganitong sakit, pero hindi matukoy. Nagpunta na sila sa doktor at lahat, walang makitang sakit. Pero ninenervyos sila at nangihina sila, hina-high blood sila at lahat. Parang nangihina ng gustong kanilang katawan. And Brother Branham, amen, sa pamagitan ng vision, ipapakita kung anong dahilan sa subconsciousness nila, sa subconscious nila, ay makikita ni Brother Branham na nandun yung takot marahil dahil sa minsan, nung siya ay mga pitbahay, ay biglang hinabol siya ng aso. At hinabol siya hanggang sa muntik na siyang makagat. At dahil doon, hindi na naalis yung takot na yun sa subconsciousness ng bata. Amen. Na marahil, pagkatapos ng ilang panahon, pagtanda niya, ay nakakita siya ng aso and somehow bumalik, nangusap ulit yung karanasan na yun sa kanya at napuno yung takot na dating naramdaman niya ay nagbalik sa kanya at yun talaga ang dahilan kung bakit kung ano-anong nararamdaman niya. Bakit napuno ng takot ang kanyang pagkatao, ang kanyang pag-iisip. Wala naman siyang sakit, pero punong-puno siya ng takot. That's why he feels so sick. At sabi ni Brother Branham, wala kang problema eh. Wala ka namang sakit eh. Ang problema mo, nung bata ka, hinabol ka ng aso at muntik kang makagat. Think ninyo. Simpleng bagay. Simpleng karanasan. Di ba? Na siyang dahilan pala minsan ng sakit natin, wala namang mikrobyo, wala namang virus. Ang problema, virus ng kaisipan. Praise the Lord. Masakit na karanasan. Masakit na relationship. At nangyayari, nagiging maingat na tayo, nagiging iwas na tayo sa tao. Bakit? Kasi nagkaroon na ako ng kabiguan sa isang tao dati. At yun ay namarka sa iyong consciousness. Kaya, mas mabuti pa dito na lang ako sabay. Buti pa, darating ako sa church, pagka magpipreach si pastor, at pagkatapos siyang kumanta, o pagkatapos siyang mag-amen, bago siya kumanta ng worship song, aalis na ako kasi gusto ko mag-isa lang.
Ayoko na makipagkamay. Takot kasi ako sa tao. Umiiwas na ako dahil naranasan kong masaktan. It's lodged in your subconsciousness. Tuloy natin. Our self-talk may originate from some previous experience which has had a significant impact on us. A difficult relationship. And an unsuccessful work experience. Nabigo ka minsan sa trabaho. Nasisante ka. Kaya ngayon, takot ka nang magtrabaho. Takot ka nang mag-apply. Meron kang masakit na karanasan. Meron kang nakatatakot na karanasan. At yung subconscious mo, tuwing may magsasuggest, merong magandang trabahong alok doon. Amen. Na-overcome ka na noon. Naalala mo na yung karanasan mo. Amen. At imbis na ikaw ay humayo at mag-apply, dito ka na lang sa bahay. Bakit? Kasi yung takot na ikaw ay makaranas ulit ng kabiguan ay nagiging malakas na malakas. Yung tinig noon ay nangungusap sa iyo at sinasabi mo, wag na lang, baka mapahiya ka ulit. Baka mangyari ulit yung nangyari sa iyo. An acute embarrassment, nasabi rito, napahiya ka ng gusto. Hindi mo na makalimutan yun. At dahil nawala yung kumpiyansa mo. Yung self-value, nawala. Kaya, pag merong responsibilidad, amen, tago ka na lang. Pagka nagtawag, pagka naghanap ang pastor ng mananalangin, natago ka doon sa silya. Ay, marahil, napahiya ka minsan sa eskwela nung tawagin ka ng teacher mo at hindi mo nasagot kasi naglakwatsa ka nung gabi imbis na mag-aral ng assignment. At dahil doon, pinatayo ka sa harap hanggang sa matapos ang eskwela. At lahat ng mga kapatid mong hingiti-ngiti sa'yo. Kaya ngayon, pagka si pastor ay maghahanap ng magpe-pray, amen? Naalala ko yung kinakwento nila, ang dami raw ang pangalan ay Brother Boy. Kaya lahat ng boy, taguan sila lahat doon sa... You see, marahil yun ang dahilan. One function of our self-talk may be to help us avoid the same pain or embarrassment again. Thus, we may tell ourselves not to get involved in a relationship anymore. We'll only be let down. Iba, mabibigo na naman tayo. Kaya wag na lang, solo na lang ako. Diba? Solo na lang ako, dito na lang ako sa bahay. Is that positive or negative? That's negative. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho. Bakit uhusgan mo lahat ng tao sa pamagitan ng tao na nakarelasyon mo dati? Are you listening to me? Anong ginagawa ko sa inyo? Tinitrain ko kayo para pagtagumpayan yung nakadibong subconscious net para palitan yung mga markang nyo, yung mga kaisipang yun. Palitan natin ang salita ng Diyos, mapagpalayang mga pangako at salita ng Diyos. Para makapamuhay tayo ng ayon sa larawan ni Kristo. Hindi tayo kinakaladkad ng takot at ng mga hinala at ng mga alalahanin. Mga agam-agam, kailangan tayo matutong mamuhay ng may kumpiyansa at pananampalataya. Amen. That He's got it all in control. Kahit anong mangyari sa akin, dahil anak ako ng Diyos at mahal ko siya, ang sabi niya, all things work together for good to them that love Him. Amen. This difficulty, this trouble did not come to stay. This came to pass. Hindi lahat ng trabaho ganun. Kaya marami sa atin, hindi na tayo nagsikap dahil nadaig tayo ng ating subconsciousness. At dapat magawa nating magbangon mula sa ating kaluluwa at daigin natin yung subconsciousness na yun. Amen, ang salita ng Diyos. At gawin natin kung anong nararapat sa salita ng Diyos. God help us. Mapalaya nawa tayo ngayong gabi. Sabi dito, I will not be involved again in a relationship will only be let down, or not to apply for promotion will be out of our depth,
or not to be outgoing socially. Hindi na ako makipag-social, hindi na ako makipag-kamayan man lang. Ayoko na nung fellow fellowship, ayoko na yung kainan. We'll make a fool of ourselves. Yun yung mga takot natin. Tuloy natin. These instructions nung self-talk mo may run counter to what we consciously want for ourselves. And the conflict which can result from our acting against them may itself lead to increased stress. Amen. Salamat kayo, hindi nyo na kailangan ng psychiatrist. Mahal ng bayad sa psychiatrist. Kompleto ang mensahe natin. Can you say amen? Hindi nyo kailangan magbayad ng mahal sa mga psychologist. Hallelujah. Ang sabi, yung instructions and self-talk mo ay maaring kumontra doon sa consciously alam mo ay dapat mong gawin. So remember now, yung ating conscious part ng ating isip ay nasa ibabaw ng tubig. Parang iceberg yan. Nakikita niyo yung tuktok, pero yung malaking bahagi ay nakalubog sa tubig. Yung maliit na nakalutang, nakausli sa tubig, yun yung conscious mind nyo. Yung mas malaking bahagi ng inyong kaisipan ay nakalubog, hindi nakikita. At sa inyong conscious mind, amen, marahil alam mo kung anong dapat gawin. Alam mo na kailangan mong gawin ito, kailangan mong maging mapagkaibigan. Dahil ang sabi sa Biblia, amen, kung gusto mong magkaroon ng kaibigan, maging palakaibigan ka. Yun ang sinasabi ng subconscious mind. Ito ay nakapagkakatwiran. This is logical. Nangangatwiran siya. Kinukumpara. Let's reason together. Ang sabi, yan ang ginagamit natin doon. Amen? To reason together with God kung ano yung tama. At alam natin kung anong tama ang gawin. Alam natin na dapat tayong pumarito ng mas maaga kaysa bago magsimula ang service. Diba? Alam natin na kailangan, you know, fellowship tayo, magpatuto tayo, magkwento tayo ng mga karanasan natin sa ating Panginoon. Pero yung subconsciousness natin ay nagsasabi sa atin, wag, baka kung anong mangyari, baka mapahiya ka na naman, nakalimutan mo na yung nangyari sa'yo. So, merong paglalaban doon sa conscious mind mo at saka sa subconscious mind mo. Kahit alam nung conscious mind mo kung anong dapat, pero dahil sa 50 taon mong iningatan yung ganyan, takbo ng isip eh. Kaya kahit na makatuwiran, kahit na alam ng conscious mind mo kung ano yung dapat gawin ayon sa salita ng Diyos, pero dahil nakamarka sa subconscious mo, yung mas malaking bahagi ng isip mo, mas malakas yun. At ang nangyayari lang, na-stress out ka, lalo kang hina-high blood, nahihirapan ka. Bakit? Kasi may tunggalian na nangyayari. Kita nyo, dun sa isip mo pa lang, meron ng grabbing battle, diba? That's why greatest battle ever fought. Sa isip yan nangyayari. Amen, hindi pa natin sinasama dyan yung kaluluwa natin, ha? Isip pa lang, sarili mong isip pa lang yan. Yung dalawang bahagi, nagkokontrahan na. Isasama mo pa yung kaluluwa. Amen. So ano nangyayari? It may in itself lead to increased stress. Hindi ko muna mabasahin yan. Basahin ko lang ito before we close now. Alright, dito sa faith without works, quote ni Brother Branham, salamat sa Panginoon. Sabi dito, this lady sitting here with this blue dress on, discernment now, sabi ni Brother Branham, itong babaeng ito na nakakulay asul na damit, sitting right here. This lady sitting here with. Kunin mo na lang yun, with this blue dress on. Alright? Ako ba? With this blue dress on. Wala pa rin. Wala. Ito na lang. Isn't there something wrong with you? Isn't there something wrong with you? Alright. With you. Isn't there something wrong with you right here on the end of this seat? Wala dyan eh. Ayun, isn't there something wrong in the bowel system?
Isn't there something wrong in the bowel system? Palagay ko yung tawag dito, yung version ng ating program ay outdated. Yun na yun. Something wrong with. Meron. Yan, no? Throat. Iba eh. Bowels. Anyway, kung wala dyan, marahil ito ay bago. Kasi ang Voice of God, patuloy ina-update yung ating message software. At pag meron siyang nakitang bago, hindi na nailagay sa libro dati, napakinggan nila lahat ng tips available, so dinadagdag nila yun. Yan minsan, merong mga hit na hindi makikita dun sa atin kasi lumang version yun sa atin. Diba? Kaya dapat ina-update natin amen yung ating file. Anyway, itong pagkasabi niya. Sabi niya, now, ikaw na naka-kule-asul na damit, isn't there something wrong with you right here on the end of this seat? Now, I can't make this part exactly. Isn't there something wrong in the bowel system? May problema siya sa kanyang bowel system. Colon trouble sa bituka niya. Is that right, sister? If it is, raise your hand up. All right. Do you believe me now? All right. Don't never think about that no more. Go home. Don't ever think about that no more. Kita niyo ang scenario. Merong isang sister na merong problema sa kanyang bituka. At si Brother Benham, habang nagdi-discern siya, na-discern niya yung sakit na yun ng sister. May problema ka sa colon, sa bowel system mo, pero ang sabi niya, ganito ang kanyang advice. Don't never think about that no more. Ni hindi niya pinag-pray yung babae. Hindi niya sinabi, lumapit ka dito, papatungan kita ng kamay. Basta ang sabi niya lang, binigyan siya ng instruction, huwag mo nang iisipin pa kailanman yan. Hindi niya sinabing wala kang sakit. Hindi niya tinanggi na meron siyang sakit sa kanyang bituka. Pero ang sabi niya, huwag mo nang pag-isipan yan. Kahit kailan pa man. Ang sabi niya, ang gagawin mo ngayon, don't ever think about that no more. Go on home, eat what you want to, and be blessed. Amen. Kung kayo kaya nandun sa kalagayan ng babae, pumunta kayo sa gawain, umaasa kayo na kayo mapapanalangin, grabe na ang inyong problema, ang sakit ay unbearable na dahil yung bituka nyo, marahil may butas na at lahat. Pagkatapos yung preacher na inaasahan nyo, mananalangin para sa inyo, ang sabi lang, kalimutan mo na lang yan, sister. Umuwi ka na lang at ang gawin mo, kainin mo lahat ng gusto mong kainin. At ikaw ay pagpapalain. Kung naniwala yung sister niya sa sinabi ni Brother Benham, palagay niyo mabibigo yung kanyang salita. Thus saith the Lord. You see? Saan nagsisimula? Healing natin. Nagsisimula sa pag-iisip natin. Hindi natin tinatanggi, nagkakaroon pa rin tayo ng karamdaman. Hindi porket baptized ka ng Holy Spirit ay tayo immune na sa sakit. Hindi na tayo nagkaka-cancer o kung anumang sakit. Hindi na tayo nagkakaroon ng trouble sa isip. Amen. Tao pa rin tayo. Wala tayong pinagkaiba sa ibang mga tao. Kahit gano'n sila kasasama, pare-pareho lang tayo. Amen. Sa katawan natin, spirito natin, ang kaibahan lang natin ay sa kaluluwa. Kung paano meron silang pakikipagbaka sa isip nila, ganun din kayo. Ang kaibahan nyo lang, meron kayong kaluluwang tinubos at meron kayong Espiritu Santo. Amen. Pero ito, tinuturuan tayo ng mensahe. Pag meron kayong karamdaman, if you can have faith, kung kaya nyong i-apply ito, huwag nyong pag-isipan yung karamdaman nyo. Kalimutan nyo na yun. Kung meron man kayong karamdaman, huwag nyong i-dwell ang isipan nyo doon sa sakit na meron kayo. Amen. Gusto ko yung parting yun eh. Sabi, kainin mo na ako nung gusto mo. Amen. Kung kaya kong paniwalaan ito, I believe this will work with me. Ang problema kasi, minsan, sa masyad natin pag-ingat, lahat ng pagkain natin, kinukwenta natin yung calories, yung asukal, yung alat. Bago natin kainin, tapos nang kumain yung mga kasama natin, kaya imbis na gumaling tayo, lalo tayong nagkakasakit.
kung magagawa mong kalimutan na yung karamdaman mo, pagkatiwala mo kay Lord, pag pinanalangin mo yung pagkain mo, kainin mo ng may pasasalamat, at pagpalain ka ni Lord. Yan ang sabi ng ating propeta. Habang nagpapatuloy siya sa pagdi-discern, ang sabi, I believe that lady lost, somebody lost a goiter just then. Praise the Lord. Naisip niya yun? Abay, kung merong mawawala sa atin, isa yun sa magandang mawala, goiter. Nandun lang siya sa service. Marahil malaki yung kanyang goiter, may problema siya. Bigla na lang, nawala yung goiter niya. Sabi niya, meron akong nakita, meron akong naramdaman, meron dito na nawala ng goiter. Pagkatapos kong sabihin yun doon sa babaeng yun. Alam niyo kung ano iniisip ko rito? Marahil, yun ang problema niya kasi dati, palagi niyang iniisip na may goiter siya, may goiter siya, may goiter siya. Na-catch niya yung prinsipyo nung sabihin ng ating propeta, huwag mo nang isipin yung sakit mo, at nung i-apply niya yun sa kanyang sarili, biglang nawala yung kanyang goiter. Hallelujah! Somebody lost a goiter just then. I believe it's the third lady sitting there. Did you have a goiter, sister? Is that right? Well, it left you. You see, anong sinasabi ko? I-catch natin yung principle. I-catch natin yung training. I-catch natin yung tinuturo. I-apply natin sa sarili natin. Amen. Kung ito'y nakabuti sa iba, makakabuti ito sa inyo. Tayong lahat ay mag-stay ngayong gabi. Marami pa akong sasabihin, pero hindi natin kayang tapusin ngayon. Amen. But amen. Let's thank God for His Word. Thank God for the wisdom of the Word. Amen. At makikita nyo yung tinuturo ng psychology, psychiatry. Amen. Kung ito ay maililinya nyo sa salita ng Diyos, pwede nyo gamitin sa tamang paraan. Amen. Basta't ito ay kinukubabawan ng salita ng Diyos. Amen. God help us. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Anong sinasabi ng self-talk nyo sa inyo ngayong gabi? May pag-asa pa ba kayo? Anong sinasabi ng self-talk nyo ngayong gabi? Amen? Kaya nyo ba? Anong sinasabi ng self-talk nyo ngayong gabi? Wala yan, nag-aksaya ka lang ng panahon, umating ka na naman ng prayer meeting, wala namang mangyayari sa'yo. Yan ba ang sinasabi sa inyo ng inyong self-talk? Then it's about time that you rise up. Harapin mo yung subconsciousness mo. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. By the renewing of your mind, ayusin mo ang iyong itsura. Ayusin mo ang itsura ng iyong mukha, ang pagharap mo sa Diyos, ang paglilingkod mo. Tignan mo ang larawan mo. Hindi ba resulta yan ng subconsciousness mo? Kung yan ang sinasabi sa iyo ng self-talk mo, amen, narito ang salita ng Diyos ngayon na higit na makapangyarihan kaysa dyan. Sabihin natin, Panginoon, linisin mo ako. Panginoon, tanggalin mo lahat ng mga pilat ng nakaraan sa akin. Mga takot, mga malalalim na sugat sa mga nakaraang, Lord, panahon at naranasan ko. Hanggang ngayon, bumabagabag sa akin pag-iisip. Panginoon, hilumin mo. Ikaw ang dakilang manggagamot. Hindi lamang ng katawan, maging ng espiritu, Lord, ng isip, Lord. Ikaw ang dakilang manggagamot, hindi lang ng kaluluwa. Pinatawad mo ang aking kasalanan. Bakit hindi ang mga maling kaisipan, Lord? Bakit hindi ang mga takot? Bakit hindi ang mga agam-agam sa isip ko, Panginoon? Kung nagawa mo ngang alisin ang aking kasalanan na napakarami, napakaitim, napakalaki, bakit hindi ang aking mga maling self-talk, Lord? Maling subconsciousness, ayusin mo, Panginoon. Linisin mo. Tulungan mo po ako. Alam ko na hindi ganun kadali, but Lord, help me to apply this principle, Lord. From now on, I will be positive. I will talk about you. I will dwell my mind in your promises. I will remember your words. I will sing about it. I will talk to myself about it, Lord. I will fellowship with somebody, Lord, with the same experience, the same faith, Lord. Pag-uusapan namin ang mga kabutihan mo. Pag-uusapan namin ang katakilaan mo. Pag-uusapan namin ang kapangyarihan mong bumago, Panginoon. Aawit ako, magpapatuto ako, ipapaalam ko na ang Diyos ko ay makapangyarihan na kaya niyang baguhin ang buong pagkatao ko. Kahit ano pang nakaraan ko, kaya niyang baguhin ang buong pagkatao ko. And be transformed by the renewing of your mind. Ama, natas ko sa iyo ang buong kongregasyon. Maging aking sarili.
habang kami nakalantad sa salita mo. Salamat dahil mistulang searchlight, Lord, ang salita mo. Hindi lang to searchlight, searchlight and ganun din pang-opera. Scalpel, Lord. Matalas. Para tagpasin yung mga bahaging yun na nakita mong hindi dapat manatili sa amin. Para hiwain, alisin, Lord. Oh God, even right now, habang kami nagpipray, right now, Lord, I believe ang iyong spirito ay gumagana, kumikilos sa aming kalagitnaan. Lord, maraming mga, Lord, na ilantad na mga nakaraan namin, mga self-talk namin, Lord, hindi namin naisip dati na ganun pa umaapekto sa atin. Pero ngayon, naalala namin lahat ngayon, kaya pala. Lord, I pray by the power of your Holy Spirit na ang mga bagay na yun, oh God, ay tagpasin mo ngayong gabi. Habang sinusuko namin ang lubos sa aming sarili, nilalapag namin sa iyong panan. O God, tanggalin mo ang pagiging negatibo namin. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga kaisipan namin na hindi wasto sa iyong salita. O God, hiwain mo, tagpasin mo, tanggalin mo sa aming buhay. Palitan mo ng iyong spirito, palitan mo ng larawan mo, palitan mo ng salita mo ngayong gabi. We love you, Father. We thank you. In the name of the Lord Jesus Christ, this is my prayer. Amen. So ilang sandali, let's just pray. This mga request na narinig natin. Amen. Pag-pray natin, particularly anak ni Sister Tata na nasabi ni Sister Odette kanina na nakagat daw ng daga. But we pray, amen. Siya'y protection na ng ating Panginoon.
Yes, Lord. Glory to glory, Lord, you change us. Yes, Lord, work, Lord, in our beings. Make us more than conquerors, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, oh, Father. Yes, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. Amen. We love you, Jesus. Hallelujah. Deliver, Lord. Deliver your people. Even as they pray, Lord, tonight. In Jesus Christ's name. We love you. We praise you. In Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Eh, mawitin natin minsan pa, ano pa bang may aalay ko, may handog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for your love and mercy. Lord, save the happiness of the love of my heart. Thank you for your love, Lord. Naging ang biro ka, mahina ko mawin. Yes, Lord. Yes, Lord. O Diyos, sayo natin tumayo. Ang aking isipan, pagharian mo, Lord. Yan ang ating prayer. Nang sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihan? Ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh, Diyos, lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit, ay aawitin sa'yo. Oh, Diyos, ito pong aming panalangin, Panginoon, sipan ay pagharian mo. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko, liban sa buhay kong nanggaling? Inaharap namin ang aming mga katawan, the entirety of this, Lord. Kagaya ng sinabi mo, present your body, Lord. Bodies is living sacrifice, Lord. Tinurin kong yaman.
sapat sa alay na nararapat sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Awitin natin lahat. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa iyo. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, narito ang aming mga katawan. Taglay ang Espiritu at ang aming kaluluwa, Panginoon. Iniharap namin sa iyo bilang banal na hain na siyang karampatang paglilingkod namin. Lord, hayaan mong ito ay mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng aming pag-iisip. Nang sa ganun, O God, ito'y madala sa larawan na mayroon ka. At kami maging mga buhay na larawan mo dito sa ibabaw ng lupa habang naghihintay kami sa iyong napakalapit ng pagbabalik. Gawin mong larawan kami ng pananampalataya, katapangan, kumpiyansa. Larawan, Panginoon, ng katatagan, Panginoon. Larawan ng pag-ibig, larawan ng kapangyarihan mo. Larawan ng pagpapakumbaba, Lord. Sa kabila ng mga kapangyarihan na nasa loob namin, manatili kaming matamis sa aming pakikisama. O Lord, magiliw. O God, mapagpakumbaba, mahinahon, Panginoon. Haya mo ang aming self, Lord, self-talk ay mabago, Lord, unti-unti. Hanggang sa ang kaluluwa namin at ang aming self-talk at ang aming conscious mind ay isa na lamang ang sinasabi, Panginoon. And then we'll be sure about what we're doing and what we're saying. Magiging tulad na katulad kami ng iyong buktong na anak mong siya'y narito, Panginoon, sa ibabaw ng lupa. Walang takot. Alam niya ang kanyang sinasabi. Wala siyang complex, Lord. Wala siyang nakaraan na hindi maganda na bumabagabag sa kanya. Kundi ang isip niya, ang damdamin niya, at ang kaluluwa niya ay iisa. Salamat po. Yun po ang aming target, Panginoon. Yun po ang aming pakay, Lord. Sa taong ito, unti-unti akayin mo kami sa larawang yun. Unti-unti, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-apply ng mga naririnig namin, baguhin mo ang aming pag-iisip, Lord. Until we have your mind, O God. Let this mind which was in Christ be in you also. We claim that, Lord, for your glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Papalagay natin, Panginoon. Basta natin gawain, Lord willing, sa Sunday, tutuloy natin ang paksa. So, dumating kayo ng maaga. Amen. At handa niyo ang inyong sarili. Lord bless you. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat na nararapat.